pag open ko yun, sobrang, di ba, ang dumi-dumi, diba? Sobrang dumi. Hello guys, welcome sa ating channel. Sa video na ito, i-share ko lang kung paano ko nilinis itong GPU kasi may ibang nagtatanong. Nagawa ko siya mga 2 months ago pa yata. Wala naman ako nakitang problem. I-share ko lang yung ano yung video kasi wala akong ditong audio. So, magko-comment na lang ako dito sa video. Ito yung RX 580, no? Yung last yun na in-unbox. Yung sobrang dumi. Ang nilinis ko lang dito yung parang labas lang. Pero yung loob hindi ko pa yan nalilinis. So, parang nag-accumulate pa rin siya ng mga ilang months. So, dito i-open ko na lang din siya, no? Pero yung labas niya nilinis ko yan. Pero yung first time ko yung kita niya may seal pa. So, kaya ito lang gagawin natin, no? I-unscrew mo lang yung apat. May sticker pa dito kasi hindi ko pa siya in-open. Ngayon, first time ko pa lang siya dyan i-open. So, medyo pa-pass forward ko na dito, ano? Ayan. So, yun, ito yung kakatanggal ko pa lang ng ano, no? Sticker kasi talagang first time pa lang yan bubuksan. So yan, ito yung ginamit kong ano, brush. Pagkatanggal yung ginamit kong brush, yung pang manicure. Kung meron kayong, pero mas maganda sana ko yung gagamitin yung soft lang. Yung soft lang na brush para hindi masyadong ano. Kasi yung yan medyo matigas, so pwede mag-cause ng static. Medyo sugal-sugal lang dito ng konti. Pero kung kayo huwag yung gagawin, mas maganda yung soft talaga eh. Basta yung mga talagang soft brush. So yun, nakikita nyo yung loob, no? Parang malupa na yung di ano, no? Talagang ano talaga ng alikabok. Yan, sobrang dumi niya talaga, no? Ang dumi niya talaga, no? Yan. Kasi pero ginamit ko talaga mina-manicure. So, yan, kailangan ako maglinis. Tapos ito rin ginawa ko, no? Ginamit ko pinanasan ko lang siya ng ano. Nilagyan ko siya ng alcohol para matanggal yung ano, thermal paste. So yung alcohol na gagamitin nyo is mas maganda kung at least purong alcohol, no? Kunyari mga 90% to 99% to 90%. Pero kung wala, ito dito ginamit ko is yung 70% lang na iso. Tapos kailangan isopropyl, no? Isopropyl alcohol. Yung iba nga binababad ko siya ng ano, binababad po siya sa alcohol. Pero kung para kung mas mabilis siya matuyo, parang mas okay lang na spray lang siguro. Kasi parang binabrush ko siya para matalaga matanggal yung mga alikabok. Parang wala, parang ano, yung GPU processor parang walang tatak ng NVIDIA tuloy. Parang walang tatak ng AMD. Kasi usually meron siya dito, di ba, parang may nakalagay pa dito. Number o ano, tukor dito lang. Wala siyang marka, kaya yung number kung ano siya. Kaya nililinis-linis ko lang siya. Kaya yung mga kikita yung medyo marumi-rumi pa talaga. Tinitingnan ko talaga, pero hindi na yun, parang wala, ewan ko kung tinanggal o ano yung marka doon. Pass forward na natin, kasi yun nga, medyo matigas na nga yung ano, no? Pero kita yung ano, no, yung thermal paste, medyo tumitigas, matigas-tigas na, no, yung buo-buo na, medyo buo-buo na yung thermal paste. Tapos yan, medyo ano na yung mancha, so sinusubukan ko, ginagamit ko lang alcohol lang talaga yung ginagamit kong panglinis, isopropyl alcohol. Talaga, tas yung pang manicure yung ginamit ko talaga. Tas yan, at least medyo kumikintab na yung ano niya, copper pipe. Yung talaga, makikita niyo yung ano, no? Sobrang dumi, ano, no? Ang dumi niya, no? Ito yung nakita natin talaga na ano, no? Tas parang mas umirin pa dito kasi ilang ban ko din ginamit na hindi inilinis, no? Talaga nang itim siya. Medyo kumintab-kintab na. Kasi subukan ko pa siya medyo pakintabin pa talaga ng konti, no? pinupunas-punas ako siya, ayan, no? Ayan, pero ang ganda na yan, no? Kumikinang-kinang na siya, no? Kahit pa paano kumikinang-kinang na siya. Tatiyanggal ko yung dalawang ano dito para matalagang, kasi gusto talaga malinis siya. Ayan, tatiyanggal ko yung mga screw. Okay, ayan, yung pag-open ko yun, sobrang, diba, ang dumi-dumi, diba? Sobrang dumi. Pwede na magtanim ng grabe yung dumi dito. Ayan. Pero kayo nung nilinis ko ito, nagmask na rin ako nito eh, kasi sobrang ano, alikabok. Sobrang kapal na ng alikabok. Ayan, nag-aano na yung alikabok.
Ito ko yung nakita yung basahan. Isang swipe pala ng basahan. Itim na agad. Kaya lang, ganyan lang yung ginawa ko. Nalilinis-tinis lang natin. Tapos, alcohol. Kung gagawin nyo nga lang, medyo iwasan nyo lang na ano, no? Na mapunta rin sa, ano, pinaka-motor yung ano. So, dito naman kasi sarado pa. So, parang less risk naman na napunta ng alcohol yung pinaka-motor. So, parang mas maganda iiwasin nyo rin. Baka kasi yung isa iba, baka open yung So, mostly, ang ginamit ko lang talagang pinaka-pandinis is parang cotton na basahan tapos alcohol. Yun ang usually ginamit kong pandinis. Tapos yan, may guess yung try ko talagang sa urine kung lang, at least malinis ng gusto. Pati yung yan, yung heatsink talagang ano ko ng ano, alcohol lang pinandinis ko rin talaga, no? Grabe na, napalinis natin, no? Kitab niya na, no? Kaya lang nga dito, parang na-miss ko pala yung spot na ito dito, no? So, yun, no? So, medyo nalinis-linis na natin siya. Hindi perfect yung pagkakalinis, pero okay na yun. Tapos, yan, no? Binabrush-brush ko yan siya. Pwede niya ibabad sa alcohol kung gusto niyo. Kung marami kayong alcohol, pwede ibabad para mas, ano, maraming talagang gilid na gilid. Kaya lang kung konti lang alcohol, yung spray-spray niya, tapos ibabrush niya mabuti. So, ganyan lang yung ginawa ko. So, tinatubo ako siya kahit pa paano, medyo kumintab-kintab na sana ng konti. Ayan. So, yan, tagang dinis kung dinis na talaga. Kaya lang ibang medyo ano part na hindi, parang maganda kung gumamit ako ng ano, toothbrush siguro. Malinis. Parang mga gilid-gilid. Kaya lang ko alam, hindi ko na yata naisip yata itong ano, no? Parang makuskus yun lang na yung parang gilid yun. Pero yan, no? At least kahit pa paano, mostly okay na, no? Saka medyo kumintab-kintab na siya. Yan, binilad ko, pinatuyo. So, mga ilang oras ko ba ito pinaano, mga siguro isa o dalawang oras lang, no? Tapos sa labas. Ayan. Pinatuyo ko siya mabuti. Ayan, re-assemble ko na ito. Ayan. So, okay na sa akin yung ano niya. Parang mga konting ano pa, no? Pero, okay na yan. Ayan, pagbalik, no? So, simple lang, no? Ayan, balik ko yung ano, screw. Tapos, okay yan. Ito yung ginamit kong ano, no? Nagyan ko siya ng thermal paste. At yung ginagamit kong thermal paste, parehas lang yung sa CPU ko, saka GPU ko. Ito lang ginagamit kong thermal paste. Ito ang GD900. So, tipid na tipid din, no? Tapos, ganyan lang karami yung lagay kong thermal paste. Ayan. So, ganyan karami yung lagay kong thermal paste. So, at least iniisip ko pa nga sana kung ano, bibilan ko siya ng parang ano, thermal pad siguro. Baka siguro makatulong. Lalo na kasi bala ko na rin siyang i-flash. Kaya ko siya dito nilinis kasi bala ko na rin siyang ipa-flash siya. Kasi usually pagka pinalash mo siya sa mas mataas na BIOS, yung sa talagang pang gaming BIOS, parang mas iinis siya, no? Kasi ano, binalik ko na to. Ayan. Binalik na lang. So, pagbalik, ganyan lang. Tapos yan, i-scroll na yan. So, binalik ko. Ayan, okay na. So, yan nga. Medyo kumintab-kintab naman ng konti. Ayan. At yung nilinis ko sa mga 2 months ago pa, inano ko na talagang okay siya. Okay pa rin siya ba ako i-release yung ano ba? Kasi iniisip ko baka mamaya magka-problema. So, yun lang guys, no? So, next video na yung gaming bias niya, no? So, kasi ito naka-mining bias siya, no? So, ang problema lang, okay naman siya, wala akong masyadong problema sa, kasi hindi man na masyadong naglalaro masyadong mga AAA games. Kaya lang medyo minsan nag-i-starter minsan sa ano, kaya naisip ko baka kung sakaling ipa-flash ko siya ng gaming bias talaga is medyo mas umokey-okey, saka gusto ko medyo tumas-taas ng konti yung FPS niya. Kasi minsan nag-i-starter siya, hindi ko alam dahil nga mining bias lang siya o dahil talagang kulang, pero gusto ko na rin siyang itatry siya na. So parang next video, ipa-flash ko na itong bias OEM na RX 580 na ito. So yun guys, no? Thank you for watching, no? Salamat sa panonood.